Good day mga sir. Today is Saturday, June 19. So nasa kahabaan tayo ngayon ng Show Boulevard. At ngayong araw naman ay dadaanan natin yung EDSA. Check natin kung gaano na ito kaluwag at kung gaano na kabilis yung biyahe from EDSA Show hanggang dun sa EDSA Balintawak. Check natin ngayon kung gaano kabilis yung biyahe, dahil magbibiyahe tayo ngayon papuntang Balintawak para sa maintenance ng motor natin. So check natin ngayon kung gaano kabilis from Show Boulevard hanggang dun sa Balintawak, EDSA Balintawak. So tingnan natin yung luwag ng EDSA ngayon, kung maluwag nga ba dahil sa mga nagbukasang mga tulay at mga skyway. Dahil nung nakaraang taon ay nagbukas yung Skyway Stage 3. At nung nakaraan lang, nakaraang linggo ay nagbukas naman yung BGC Ortigas Link Bridge. So tingnan natin ngayon kung gaano ka-epektibo yung mga ginawa nilang infrastructure nung mga nakaraang taon at mga nakaraang linggo. Alright, let's go, let's go. So ganito yung itsura ngayon ng EDSA pag mga rush hour, kasi ang oras ngayon ay alas 12. Not sure kung dun banda sa may Cubao area ay traffic din. So yan, check natin. So far moving naman yung traffic dito. Okay naman. Hindi kaya ng mga nakaraang mga taon, last 2019 ay nung hindi pa nagbukas yung Skyway Stage 3, ay ramdam natin talaga yung pagbigat dito banda sa EDSA. Kasi walang alternative route papuntang north or vice versa. So kaya ganoon ang nangyayari, nagkakaroon ng pag-traffic o pagbagal. So far, moderate naman yung traffic dito. Medyo mabilis naman yung takbo. Nasa 30 or 30 kph yung takbo. Hanggang 40. Yan, mapu-40 na ako. Ganito yung takbo dito ngayon. Yan. Nag-improve siya kasi mga last year, mga 2019, nung wala pa yung Skyway Stage 3, ay nasa 20 lang yata, 15 to 20 yung takbo. O dito nasa 40 na, mag-50 na tayo. So meron pagluwag. Malaking naitulong ng Skyway Stage 3, kasi as you can see, at ramdam naman natin yung pagluwag talaga ng traffic dito. Yun. Yung motor or matakbo yan ng siguro 60. Yan, 60 na tayo.
So kanina ay nag-start tayo mga 12:45 at ngayon ay 12:50 na. Nakakuha na tayo 5 minutes. So yun, so far so good naman dito sa EDSA. So far, so good naman. At kakaliwali tayo dito sa may flyover. Alright. Dito sa may bandang ilalim ay hindi ganong matraffic dito. Konti lang sasakyan. Pero karamihan kasi na motorista ay pinipili sa may flyover kasi wala nang doon, wala nang stoplight. Dire-diretso na yung pagbiyahe mo o pagdaan. Mabilis naman. Okay yung dali ng traffic kahit rush hour. Ayos. Salamat sa ating gobyerno. At nag-focus sila sa mga infrastructure project nila. Build program ng Administrasyong Duterte. So dito banda ay may pagbagal ng traffic dito sa may underpass dito sa may bandang sa may Samson College kubaw na to. Tapat ng Samson College. Pagbagal banda dito sa may banda dito sa may parting Pakubaw. Ano kayang saan ito? Karga nito. Ito yung mga nakakatakot na tabihan, yung mga sakyang ganito malalaki.
Pero dito naman na, ha, paglagpas dun banda ay maluwag na. Hindi ko alam kung ano yung dahilan, or baka siguro may sakyan lang kanina na medyo mabagal, kaya ganun. Pero overall naman, pag lagpas natin dun sa may ano, underpass ay dire-diretso na. Ito na tayo. Malapit na tayo sa GMA. GMA 7. So, yun, as you can see dito, ang luwag ng traffic dito. Ang luwag ng daan. Yan. Ang bilis. So, bilisan natin ng konti para mahabol natin yung oras. So, time check, quarter to 1 na tayo. So meron na tayong 13 minutes na nagbibiyahe sa EDSA. Doon tayo galing sa Show Boulevard kanina. So nasa ano na tayo ngayon, GMA Kapuso, dito sa GMA Kamuning. So siguro abutin tayo ng mga 20 minutes from show hanggang dun sa Balintawak. Pero not bad yun, kasi dati abutin ka ng isang oras. So ngayon, naiabutin ka na lang ng 20 minutes. Ayaw mo nun, nabawasan ka ng mga 40 minutes. Pero yun, as you can see dito banda, sobrang ganda, or sobrang luwag. So ang takbo natin ay 50. Pero pwede pong bilisan yan hanggang 60. Yan. So mag-flyover ulit tayo dito, kaliwa tayo, signal light tayo. So nga pala, sa lahat ng mga motorista na nanonood dito sa vlog natin, ay every time na kumaliwa or kumanan kayo or mag-u-turn kayo, ay mag-signal light kayo para may para ma-alerto yung nasa likod natin. Kasi mahirap eh, pag wala kayong signal light tapos bigla kayong liligo, pwede kayong madisgrasya pag ganun. Pwedeng mabangga kayo, or hindi lang, baka mamatay pa kayo pagka truck yung bumangga sa inyo. So yun, ganun lang gawin natin. Pag lahat ng gagawin natin, magliliko man tayo or hihinto or mag-u-turn, kailangan tayong mag-signal light lagi. Kahit sa ano yan, sa loob pa ng barangay nyo or sa loob ng street nyo, kailangan pa rin tayong mag-signal light. Kasi ano yan eh, good practice yan eh. Kahit walang tao, mag-signal light tayo. Kasi pagka nasa highway ka na, or nasa mismong malaking highway ka na, like EDSA, ganyan, hindi mo na makakalimutan eh. Basta liliko ka, yung kamay mo automatic yan, mag-signal light na lang yan. Kung araw-araw mong gagawin yan, or araw-araw mong ginagawa na, kahit wala ka naman gaanong nakakasalubong or walang gaanong sa likod mo, mag-signal light ka pa rin. Hindi mo alam, baka may biglang bubulusok na lang dyan, or mabilis na kasakyan, bangga ka. So kailangan pa rin tayong alerto. Huwag nating isipin na kahit nag-signal light tayo ay okay na. Hindi, tingin pa rin tayo sa kaliwat kanan natin or left and right. Kasi mas madodouble yung security natin pag ganun. Thank you.
Dito banda ay may pagbagal ng traffic malapit sa SM North EDSA. Yan, medyo mabigat na dito. So, mabagal na yung traffic dito. Nasa moderate to heavy yung traffic dito. Nasa 20 minutes na tayo nagbibiyahe sa EDSA from Show Boulevard. Ah, dito yung ano niya, pagbagal banda kasi walang enforcer dito at may ginagawa sila dito sa gilid. Ito yata yung ginagawa nilang ano na, common station dito sa may bandang North EDSA. Common station to ng mga LRT7, subway, mga ganyan. Dito na banda yung ano niya, common station. Dito. Traffic. Saan man din traffic? Sa U-turn? Sa may bandang U-turn yata yung traffic. Oo, U-turn nga to. Sa may right side ay okay naman, oh. So sa may bandang U-turn slot, yun, dito yung bandang traffic. Ah, ito yung nagkapa traffic dito banda. Kaya nadami na dun banda sa may bandang gitna ng ano, North EDSA. Dahil dun sa may U-turn slot na yun na nagkakaroon ng pagbagal dun kasi may mga enforcer dun. Para hindi rin matraffic to or para hindi rin maantala tong busway na to dito. So dito ay maluwag na ulit. Doon lang banda kanina, doon sa may choke point na area na yon, dahil nagkaroon ng pagbagal doon dahil yung U-turn slot doon ay limited lang yung dumadaan. Kasi may enforcer doon na nagmando ng traffic. Maluwag-luwag na dito. At yun, malapit na tayo sa Balintawak. So far, overall naman na experience natin sa pagdaan ng EDSA ay makikita mo na sobrang malaki yung pinagbago. Sobrang luwag na. Di kaya dati, last 2019, nung hindi pa nagbubukas yung Skyway Stage 3, ay makikita natin at maramdaman natin na sobrang bagal ng traffic kasi wala pang alternative way. Lahat ng sakyang garing south or garing north ay dito dumadaan sa EDSA talaga. Wala silang alternative way. So ngayon ay meron na yung Skyway Stage 3. At laking bagay, laking tulong yung Skyway Stage 3. Ngayon, malapit na tayo sa Balintawak Station. We'll be right back.
So overall, nasa 25 minutes tayo. From show hanggang sa Balintawak ay inabot tayo ng 25 minutes para makarating dito sa may Balintawak. So yun, mabilis naman. Doon lang tayo nagkaroon ng pagbagal sa may bandang Cubao at saka bandang North Edsa, SM North Edsa, kasi may mga choke point doon, like U-turn slot, mga ganyan. So doon lang nagkaroon ng pagbagal. So yan, maraming salamat sa pagsama sa akin. At kita-kits ulit sa next vlog natin. Alright, this is Rex and this is Rex Drone TV. Stay safe po sa ating lahat. Peace.